init dito. There's a voice in our hearts that tells us to explore, escape from our busy lives, to a place where we can put our cares away and enjoy the moment.
cherish the times we have with the ones we love. Because we never know what the future holds. We only live once, so we better make the most of it. Sunshine, baby, you'll be fine. Clean up, forget about tomorrow. Pretty lady, put a smile on your face. Look up, tell me what you see now. Build me a great light ready to rise. I will be your sunshine, baby. I will be your sunshine. Ooh. I will be your sunshine, baby. You will be fine. Hello! Hi! Good evening, everyone! Pwede nyo po bang ma-type kung ako inyong nakikita at ako inyong naririnig? Please type 1 kung ako po okay ang dating dyan sa inyo. Sige, magmo-monitor po ako dito sa ating... Ayan, nandiyan na. Nakita ko na. Okay, so good evening, everyone! Welcome po sa ating sa Tuesday edition ng ating 4 Easy Steps program dito po sa ating online community. Okay? So, before we start, I would like to greet all our leaders from Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga international leaders na nandito po ngayon. Nagmo-monitor ako kanina sa ating comment section ng ating FB Live. And nakita ko ang ating mga leaders from Saudi Arabia. Hello, kumusta kayo? From Taiwan. So may nakita din ako dyan. Meron din tayong mga leaders from USA, California, at saka sa Spain, Madrid. Hello. Alam ko,
Madaling araw dyan sa inyo, magkakaiba tayo ng oras, but still, you are here with us dahil alam ko gustong-gusto nyo pong matuto sa ating events, ating activities for tonight, no? So, alam nating lahat na every Tuesday night, ito po yung ating product presentation para po mas maintindihan natin or mas madagdagan yung ating kaalaman tungkol sa ating mga products, okay? So before we start, pwede po tayong mag-shout out, no? Kung meron po kayong mga guests na nandito po ngayon sa ating FB Live. Okay, sandali lang. Okay. So ayan, meron po ako nakitang mga leaders natin from Palawan, from San Miguel, Iloilo. Hello from Pandacan, Manila, Zambales, Zamboanga, Pampanga at saka Ibahay, Aklan. Okay. So, I would like to greet also and i-welcome natin yung ating mga guests, no? Yung mga first time na naka-attend ng ating webinar dito sa ating online community. Okay. So, before we start, I would like to pakilala muna ako sa inyo, no? I'm Doc Bing Frangge Baladad from Antique. We've been doing this business for the past 4 years, no? Mag-asawa po kaming doktor na nandito. So ito yung aming task, no? Ang mag-explain sa ating mga leaders at saka sa mga invites natin, sa mga guests natin para po maintindihan nyo kung ano po yung mga produkto na nandito po sa aming negosyo. So, ganyan po yung support system namin dito. Actually, at this moment, no, para po sa kaalaman ng lahat, ang amin pong grand mentor with our top leaders, with our top coaches, nasa isang lugar po sila, somewhere in Batangas, no, nagbe-brainstorming kung paano mapaganda ang ating negosyo, kung paano po matulungan ang bawat isa, no? So, hello mga coaches diyan sa Batangas. Thank you at maraming salamat, no? At instead of going somewhere, talagang nag-banding kayo diyan para pag-aralan, pag-usapan kung paano pa mapaganda at paano matulungan ang bawat isa dito sa ating online community. At syempre po, i-remind ko lang sa inyo ang amin pong vision, no? Ang aming mission, ang aming goal dito sa aming community is to create 1,000 millionaires in the next 5 years, no? So, mas maganda po, ngayon pa lang, mag-join na kayo, no? After nyo mapakinggan mamaya yung aming seminar, ang aming training dito, yan po yung goal namin. At sana makasabay kayo dyan at makasama kayo sa aming plano, ang aming goal na magkaroon ng 1,000 millionaires in the next 5 years. Okay. So, ngayon, before ko po tawagin, no, yung ating speaker, meron po kaming ipapakita sa inyo na video, no, na ginawa din po ng aming grand mentor, no, dito po sa video na to makikita nyo kung gaano paano ka mag-start, paano ka maka-join, paano ang gaano kalaki yung pwede mong kitain, no, sa maliit na halaga na kapital lamang. Okay, so siguro baka ready na si Direk dyan sa Batangas. Pwede na po natin mapakita yung ating 4 Easy Steps video.
Okay, so parang may konting technical problem po tayo, no? So mamaya na lang natin ipapakita yung video, no? So for the meantime, bibigyan ko po kayo ng konting yung background po namin. Paano kami nag-start dito ni Doc Jing sa ating online business. So we started, sabi ko nga kanina, we started 4 years ago, no? Inintroduce po sa amin yung mga produkto ng isang kaibigan naming pare, no? Actually, isa siya sa nagkasal po sa amin, no? So, syempre, although sa simula, no, medyo negative talaga kami, no? Katulad din ng normal reaction ng isang Pilipino, no, na hindi tayo agad-agad nag-grab ng isang opportunity, no? Just like Doc Jing, initially talaga ayaw po niya, no? Pero ako, malakas ang loob ko na hindi ako lulukohin ni Father, no? So, medyo pinag-aralan ko siya, no? So, sa pag-aaral namin together with Doc Jing later on, no, nalaman ko na yung mga products ng Empowered Consumerism ay gawa po sa Nature's Way. So sa mga hindi nakakaalam, ang Nature's Way po, it is the leading company na naggumagawa po ng mga organic and health supplements sa Amerika, no? So aside from that, nalaman din namin na sa pag-aaral namin na itong mga produkto ng Empowered Consumerism eh nakita po namin sa aming PPD, no? So ano pa yung PPD? Maybe yung iba tatanong, ano ba yung PPD? Eh yung PPD po, ito po yung Philippine Pharmaceutical Directory. Meaning, nandiyan po nakalista, libro po 'yan, nandiyan nakalista ang lahat ng mga gamot at lahat ng mga supplements na safe at legit na pwede naming ireseta sa aming mga pasyente, no? So isa 'yon sa nagpabilib sa aming mag-asawa na okay yung mga products na ito, no? Pero at first, yung buong pamilya muna namin yung gumamit, no? So nalaman namin na itong mga produktong ito eh halos ang laman eh 12 fruits and 12 vegetables, no? So hindi po masamang ireseta kasi prutas siya at gulay, no? Aside from that, meron din po itong mga multivitamins and minerals. Actually 29, napakadami, no? And ang pinakagusto ko sa lahat, no, yung mayroon siyang digestive enzymes. Kasi po, usually pag mga elderlies, yung aming mga pasyente, medyo hirap na sila dumumi. Hindi na po regular. Eh dapat po, regular ang pagdumi natin kasi kumakain tayo everyday. Dapat mailabas natin siya, no? So yun ang nagpaganda. Plus the fact na meron itong anti-aging property, no? So yun na. Nung nakita namin, napag-aralan namin, nag-start si Doc Jing, no? Siya talaga yung nagsimulang uminom at during that time, nag-duty po siya sa isang hospital, no? Mga 36 to 48 hours ang duty niya dire-diretso. So napansin niya na dahil sa pag-inom niya ng mga products, eh medyo active siya, no? Medyo hindi siya masyadong napapagod, no? At mas mabilis yung ano niya, yung pag-diagnose niya ng mga pasyente, no? Ng mga sakit ng mga pasyente. Okay. So, maliban diyan, dati po kasi siguro mga 15 years ago, 3 times na na-laser si Doc Jing because of kidney stones, no? Kasi nga po itong asawa kong ito eh hindi masyadong malakas uminom ng tubig, no? Mahilig siya sa soft drinks, mahilig siya sa maalat, mahilig siya sa spices, no? So hanggang na-form yung kidney stones, no? Pagkulang talaga tayo sa tubig, no? So 3 times na siya na-laser, pero usually po kasi pabalik-balik talaga 'yan. If and when na hindi mo talaga binabago yung diet mo, no? So hanggang sa ito na nga, nabasa namin na maganda at pwedeng makatulong yung mga produkto sa mga lahat ng mga bukol, lahat ng stones, no? So tinry niya po, no? After a month na pag-inom, yun na, napansin niya, no? One time, one morning, pag-ihi niya, may lumabas, no? Pero medyo negative pa siya that time, hindi pa siya masyadong believe na parang sabi niya, eh baka naman chamba lang daw, no? So ang ginawa niya, nagpa-repeat ultrasound siya para ma-check niya talaga kung nawala na yung kidney doon sa left side, no?
So, nawala nga. Pero yung kidney niya sa kabilang side, sa right side ng kidney niya, nandoon pa. So, parang sabi niya, hindi talaga totoo, hindi talaga chamba-chamba. Okay. So, pero ako, eh, I forced him, no, na ituloy mo pa yung pag-inom ng products para naman, malay mo, lumabas pa ulit yung isa, no? So, yun na nga po. With God's blessing at with God's help at dahil sa mga amazing products na ito, eh, nailabas niya po ulit yung isang kidney stone niya, no? So from there, paglabas po ng kidney stone na yun, talagang hinugasan niya na yun, nilagay niya na sa bote. Hanggang ngayon po, nandito sa clinic namin, every time na may kidney stone, so iyan kinikwento niya, no? So marami na ang natulungan na may mga kidney stones na hindi na nagpa-opera, hindi na nagpa-laser at nailabas po because of the products, no? So maliban diyan, yung sister ko, meron siyang multiple gallbladder stones, no? So naikwento din niya sa akin na for operation na siya next month, no, sa Manila daw po. Okay. So sabi ko, i-try muna itong products after a month saka bumalik sa Manila, no. So ayan na naman, tulungan na naman tayo ng produkto. Kaya nga po kami bilib na bilib dito. So sabi ko, advice namin, magpa-ultrasound muna siya before siya magpa-opera, no. So pag ultrasound after a month, ay naku po, wala nang nakitang gallbladder stone. So hindi na natuloy yung kanyang operation, no. So maliban pa diyan, may isa pa akong kwento. Ang mother ko is a diabetic, no, for almost 8 years, no. So sa pag-aaral namin ni Doc Ching ng mga produkto, yung tatlo nating combination ng mga products, no, yung C24/7, Colidus Omega Supreme at yung ating Restore Life, itong tatlo pong kombinasyon na ito, nagpapababa siya, no, ng blood sugar. So pina-try namin sa mother ko at yun na nga po, after 2 months, nag-normal na yung blood sugar niya hanggang ngayon. No? So yung mommy ko, ang mother ko is 79 years old, very healthy. Wala na rin siya mga synthetics na iniinom. Puro na lang po itong mga empowered consumerism products. No? So yan, no, na-convince na kami dahil lahat halos na ng membro ng pamilya ay nasubukan, natulungan. No? So in-incorporate na namin siya ngayon sa aming clinic. No? So aside from nag-switch brand lang po kami, aside from prescribing yung mga multivitamins and minerals sa market, nag-switch po kami sa Complete, sa C24/7 at sa mga bata at sa kiddie, no? So ang daming kwento, ang daming natulungan, maraming naging pasyente na sobrang malalala, no, sa simula po eh hindi makalakad, nandun lang sa sasakyan sa labas ng clinic, no, pinupuntahan lang ni Doc Ching para check upin, no, pero paulit-ulit na pagbalik nila sa clinic for follow-ups, eh nakakalakad na. Yung iba 3 years, 4 years na ngayon na magagaling na po sila, no? So marami kami pasyente na may multiple breast mass. Meron kami mga pasyente na nag-insulin na ngayon po eh normal na ang mga blood sugar, wala na pong ginagamit ng mga para sa blood sugar nila. Supplements na lang po, no? Meron din kami mga anak comatose, no? Na after 2 hours lang na uminom ng product, eh, nagising po, no? Na hanggang ngayon, eh, buhay na buhay na buhay, no? So, meron din kami mga leukemia, hypertension, sobrang dami pong kwento na hindi na siyang nagpupus sa aming dalawa na ituloy-tuloy po yung pag-share ng products sa lahat ng pasyente at sa lahat ng mga tao na gusto namin, na pwede naming matulungan at humihingi ng tulong sa amin, no? So ngayong gabi, no, ang i-discuss po ng ating speaker, no, is ay ang galing, no, ang power ng ating products sa laban sa sakit na ito na ang tinatawag at natawag namin eh silent killer, no? So alam naman nating lahat na ang sakit na ito, no, ito po ay yung hypertension, ito po yung high blood, no, halos lahat ng families, no, ng Filipino families, usually may isang miyembro talaga ng pamilya na may na hina-high blood, no. Bakit po? Kasi dito sa atin sa Pilipinas, mahilig tayo sa maalat, mahilig tayo sa mataba, mahilig tayo sa kumain ng alam mo yun, lahat ng mga bawal at sobra-sobra kainin, no. So yan po i-discuss, no, kung paano
Actually, marami po kami itong mga high blood, mga stroke, na ngayon po, hindi na sila umiinom ng mga maintenance nila. Ito na lang mga produkto namin ang iniinom nila. Okay lang naman po kasi healthy siya, no? Parang pinainom lang namin sila ng pinakain lang namin sila ng 12 fruits and 12 vegetables. So yan po ang i-discuss ngayon ni Doc Chi. But before I ma-introduce ko siya, i-try po natin ulit panoorin, no, yung aming video kanina na hindi namin na ipalabas. Magpapalabas pa ba tayo ng video? Hindi na. Okay, so sige. So parang hindi talaga tayo pwede sa ating video, no? May technical problem talaga tayo. So baka mamaya po after the discussion. Okay. So before anything else, I would like to congratulate po muna yung ating mga leaders. Baka makalimutan ko na mamaya, no? Nung Sunday po, nagkaroon ng malaking event yung aming company, no? At na hit po or inawardan po, no, yung aming mga leaders, no, together with Doc Ching Baladad, no, na hit po nila yung US trip ng company, no. So I would like to congratulate, no, Coach Mig Solaybar, Coach Ron Calso, Dr. Ching Baladad, at syempre yung aming grand mentor, Coach Janvi Sanuan. No, congratulations sa iyong tatlo. I'm very proud of you guys. Grabe talaga. Isa po kayong apat inspirasyon ng ating community. At syempre mga profit sharers po silang lahat. No? So we are very blessed na meron tayong mga mentors dito sa ating community, no, na ganyan kagaling. No? So, babawi kami. Next year, mga babae naman. Okay. So ngayon, hindi ko na patatagalin, no? Excited na ba kayo? Tingnan ko nga yung mga comments nyo. Ready na ba yung mga notebook, yung inyong mga ballpen, no? Kasi mag-lecture na si Doc Ching. Okay. So ready na sila. Hello sa inyong lahat. Okay. So very active silang lahat sa group chat, sa comment section ng FB Live. So without further ado, I would like to introduce to you guys the founder of Happy Millionaires Club in Antique, the product consultant of NB Leaders International, global ambassador, Millionaire Circle, US Trip qualifier, and profit share, Dr. Ching Baladad. Hello, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat sa inyo dyan. So thank you, Doc Bing. No, sa ako, tontuwa ako dito sa aking may bahay talaga. Napakagaling. Sabi ko nga, pwedeng hindi na ako magsalita eh kasi pwedeng ituloy niya na nung ganun siya kagaling. So thank you, Doc Bing, sa napakagandang introduction mo sa akin. At welcome po, no. Welcome ulit, no, sa ating mga coaches, no, mga leaders. Oh, sa Luzon, Visayas, Mindanao, no, sa iba't ibang parte ng mundo, mga millionaires, mga multi-millionaires at soon to be millionaires. Yan, i-claim na po natin. So, welcome po. Oh, special shout out po kasi sabi nga na shout out lahat kanina. Pero yung aming mga leaders dito sa Antique, nakalimutan ni Doc Ming. So, welcome po, no, sa mga Happy Millionaires Club from Antique. So, welcome po lahat diyan. Special shout out din po sa aking Tito Boy, no? Yung aking Tito Boy sa Tanay Rizal. Yan po ang aking magiging isang power leader na matagal ko na pong niyayaya dito eh para matry niya yung mga products, no? Para mas lumakas pa siya. So ngayon, nandyan siya, nanonood. Tito Boy, thank you po. Thank you. Kukuha na po yan ng 7 accounts next week. Very good. Congratulations sa iyo. So mag-start na po tayo, mag-screen share lang po muna ako para mas magandang ating kwentuhan. Yan. Okay. Okay, yan po. Ito po yung ating title ng ating seminar for today. Advantages of easy products. So ang gagawin po natin, hindi na po yung product. Minsan kasi po, para nakakaano na rin po yun. Minsan nakakasawa na rin po. Ang gusto natin, i-incorporate na po natin. Actual na po tayo. No?
para pong itong business natin, example lang, kunyari sa business, hindi po kasi pwede tayong aral-aral lang. Kailangan natin implementation na. No? So dito, ganun din po. No? I-implement na po natin kung anong mga products natin. Kung gaano ka-powerful ang products natin, ituturo ko po sa inyo kung paano natin siya i-incorporate, paano siya gagamitin, paano siya i-share, no, sa mga pasyente natin na nangangailangan. So iisa-isahin po natin. Last week po, yung COVID ang pinag-usapan natin. This day naman po, yung hypertension ang pag-uusapan natin. Ako po muna ulit si Doc Jing Baladad. Hindi, nalimutan ko bang mag-introduce sa aking sarili, no? The better half of Doc Bing Baladad, 23 years po in practice, medical practice. Mga doctors po talaga, may practicing physicians. No, ito po ang aming clinic, naka-base po kami sa USA. Oh, ibig sabihin po, umuwi sa Antique. Oh, CA po ah, hindi California, Pulasi, Antique. Yan po. So, bago po ang lahat, gusto ko pong i-congratulate ulit muna, no? Mainit-init pa. No? Yung sabi nga ni Doc Bing, apat po sa amin, no? Kasama ang ating grand mentor na si Abjan B. Apat po sa amin ang nakahit ng US qualify, yung US trip, no? Ano po ibig sabihin nito? Babiyahe po kami sa Amerika, no? For 2 weeks, all expense paid trip po 'yan. No, multiple visa po, no? Iikot kami sa different states ng Amerika. Wala po kaming babayaran. Naka 5-star hotel kami. Ang pagkain namin umaga at hali gabi, buffet. Mag-enjoy po kami diyan, magre-relax. Ganun po katindi yung ating company. So, sa 15 po, no? Sa 15 na nag-qualify, no? O konti lang po. Sa 15 po, apat po, no? From NB Leaders, dito po sa pinapanood nyo, dito sa grupo natin, sa community natin, apat po ang nakakwalify po dito. Si Coach Ron Calso, si Coach Mick Solivar, yours truly po, at ang ating grand mentor na si Coach Jan V. So ibig sabihin, tama yung direction na tinatahak. No? So yung iba, baka nagko-question pa, tama ba yung sistema nila? Ito. Katibayan na po ito. Malaking katibayan na po yan. At hindi lang po siya basta US trip qualifier. At dahil po sa 15 na nag-qualify sa US trip, 13 po doon ang na-awardan ng profit sharing. No, yun po. Ibig sabihin, party po ng kinita ng kumpanya, ibinigay. No, binigyan po kami. So 13 po doon. Sa 13 po yun, 4 din po kami. Kaming 4 po. Nabigyan po ng profit sharing. So, tatanong nyo, magkano po ba? O, ito po ang sample. No? So, kay Coach Migs, 348,000 po yung naibigay sa kanya. Si Coach Ron, 361,000. Sa akin po, 414,000. At yung sa ating grand mentor, medyo maliit lang po. 3 million lang naman po. Palakpakan po natin yan. O hindi po, 3 million. Bigay po, bonus lang po yan. No? Gumbaga, yung hirap namin nung isang taon, yan po ang ibinigay sa amin. So yan din ang gusto naming iparanas sa inyo. No? Yan po. So congratulations po ulit. No? Maraming salamat po, Coach Jan B. No? Sa pagbibigay mo sa amin ng encouragement, no, ng suporta para magawa namin ito. At alam ko, hindi lang kaming apat ito. Next year at sa mga susunod na taon, halos lahat po kayo, may hit nyo po ito kasi nasa tamang sistema at guidance po kayo. So, yun po. Balik na po tayo. Sa kwento nga ni Doc Bing na ako po ay kidney stone formers, gumamit ako ng mga produkto po na ito na nakita namin sa PPD, kaya nakonbinsi po kaming i-incorporate ang ating mga produkto. At hindi lang po nabanggit ni Doc Bing, ako din po ay 7 years, no, na hypertensive. Araw-araw umiinom ako ng pang high blood para hindi masakit pressure. Pero dahil po ito sa ating mga powerful products, ngayon po wala na po akong iniinom na mga synthetic medication. So mamaya ikukwento ko po sa inyo kung bakit, ano ba meron dito sa ating produkto na bakit gumagaling ang mga pasyente. So,
mamaya po, may didiscuss ko po sa inyo yan, paunti-unti. Yan. So, dahil po, in-incorporate na namin ng ating powerful products, no, ating mga supplements sa synthetic medications, kita po natin yung mga pasyente namin, eh, ang clinic po namin parang fiesta araw-araw. Ganyan po yan. No? Pre-COVID po yan. Pero hanggang ngayon, halos ganyan pa rin. Pero syempre, with health protocols. Yan. Sa kwento nga ni Doc Bing, marami kami pasyente ng mga diabetics na na-improve ang buhay. Meron kami mga brain tumor, no, brain cancer po yan. Leukemia, cancer of the blood, multiple breast cancer, no, na sabi ng doktor, 4 to 6 months to live. Pero bakit hanggang ngayon buhay pa sila? 5 years na po. Dahil po sa products natin yan. Meron din po tayo mga malignant hypertension. So ito, bagay na bagay sa ating pag-uusapan ngayon. Ito po mga pasyente namin, eh, talaga pong halos bedridden na. No? Wala nang gana sa buhay, hindi makatrabaho ng eksakto, no? Hindi ma-enjoy ang buhay. Pero dahil po sa ating mga powerful products, no, na ibalik yung sigla nila, no, na enjoy nila ang buhay, no? Yan po ang gusto natin, quality of life. So katulad dito na kwento ni Doc Bing, pasyente natin, nagsimula ito po sa high blood na stroke, na comatose na, at after 2 hours, no, naglakas loob ang ating kasamang distributor na taga Antique po, at ipinasok sa NGT yung paghalo ng mga produkto, no, after 2 hours nagising na po ang ating pasyente. By the way, 4 days na po siyang comatose before siya malagyan ng ating mga products. So magugulat kayo bakit siya nagising at bakit after 14 days eh gumaling, naka-recover, nakauwi sa Antique at ngayon po eh napakalakas. So ma-explain yan mamaya kung bakit, no? Bakit ganun kalupit ang ating mga produkto. So ito na nga po siya ngayon, no, sa follow-up niya, no, makikita natin parang wala na trace ito ng comatose niya at ng kanyang stroke. So ito na po tayo, no? Ang pag-uusapan po natin ay Easy Products, the power against hypertension, the silent killer. So bakit po yan ang napili natin? Kasi po dito, year 2020 o last year po, actually every year po yan, isa po sa leading causes of morbidity. Yung sinatawag na pagkakasakit, no? Isa sa mga pangunahing dahilan ng mga sakit sa buong Pilipinas, eh po yung hypertension. Opo, totoo po yan. Yung hypertension, actually lumalala po yan, no? At isa po yan lagi sa mga leading causes naman of mortality. Ibig sabihin po, sa 10 dahilan ng kinakamatay ng mga Pilipino at sa buong mundo, no, ang hypertension or yung kanyang mga komplikasyon, no, yung mga stroke, yung mga cardiovascular diseases, yung mga sakit sa puso, yung mga atake sa puso, konektado sa high blood. At the same time, sabi nga ni Doc Bing, no, halos kada pamilya mayroong may high blood. No, kaya ganun ka-importante na maintindihan nyo kung ano ba itong high blood. No, paano ba ito magagamot? Magagamot ba ito? No, kaya ba ng mga produkto natin ito? Yan, kaya po ito ang napili ko sa inyo kasi sa tingin ko napaka-importante po nitong ating pag-uusapan po na ito. Okay? Yan, hypertension. Bago ang lahat, iinom po muna ako, ha? Yan. Bakit po ba tinawag na silent killer yan? Usually po kasi, ang mga high blood o hypertension, eh wala pong nararamdaman. No, yung tinatawag yan, walang nararamdaman halos yan. Minsan kahit malala na, no? Wala masyadong nararamdaman yan. Nagugulat na lang yung tao, bigla na lang natumba, hindi na lang nagising. Yung mga ganun po, bigla na lang inatake, pagdating sa ospital, na-stroke na, natake na sa puso, yung mga ganun, no? Minsan, hindi na talaga umabot, namatay na, yung pala nalaman na talaga mataas ang blood pressure. So ano po ba yung blood pressure? Yun po yung pagtama ng dugo sa ating ugat, no? Yun po yung pwersa. Magkaiba po yan doon sa anemic, ha? Oh, so for your information, marami pa rin pong tao kasi na nalilito. Ang kala nila,
Pag hindi ka high blood, anemic ka. O yung anemic po, yun po yung pagkapula ng dugo. Yung po nakikita sa CBC, yung hemoglobin, hematocrit, yung pagkapula ng dugo yun. Pero ang pinag-uusapan natin, hypertension o high blood, ang ibig sabihin po nito, yung pwersa, kaya nga po pressure. So ang kabaligtaran po ng high blood, low blood pressure, pero hindi po anemic, ha? O para nagkakaintindihan po tayo. Okay? Yan. So bakit po importante ang hypertension? Kasi ito pong hypertension na banggit ko nga kanina ay pwede pong mapunta, kung mapabayaan, pwede pong mapunta sa heart disease, no? Na pwede maging heart attack o heart failure, nakakamatay. At pwede din po maging stroke, no? At nakakamatay din po. So ang ending po, pag mapabayaan ng high blood, pwede pong dumiretso yan sa flatline. O ibig sabihin, deads na po. Dead end na po talaga yan. Yan. Ito po, para mas malinaw ang ating discussion. Sorry, ginawa ko po itong simplified para mas maintindihan po ng mas nakakarami. No, ito po makikita po natin sa ating diagram, sa ating drawing, na ang katawan po natin, sa loob po yan, puro ugat. Mula ulo hanggang paa, puro ugat po yan. No? Mula sa puso, pinapump niya, no? Pinapump yung dugo, paikot-ikot sa ating maugat, no? Para mabigyan tayo ng oxygen, ng sustansya para mabuhay tayo. Okay? O may maliwanag po yun, ha? Yan. Ito po yung loob ng ating ugat na dumadali po yung dugo. Yan po yan, no? Parang nag-ano lang sila dyan. Parang nag-joyride sila. Paikot-ikot yan sa ating katawan. So yan, tumatama yan sa ugat. Kada tama yan, yun ang tinatawag na pressure. No? So makikita po natin dito sa susunod na slide, pag maganda ang daloy ng dugo, normal ang blood pressure natin. Pero pag nagkaroon na ng mga pagbabara, no? Nakaroon ng pagbabara dahil sa mga atherosclerosis, dahil sa mga taba, no? Yung nabanggit ko nga nung last time, no, nag-discuss tayo tungkol doon sa Vida at Vida Max, yung ating tinatawag na platelet, no? Mga free radicals po, yung free radicals po natin, pag nag eyeball sila, nakita sila ng LDL o bad cholesterol, maglalodge po yan sila, 'di ba? Magdidikit po yan sila at didikit po doon sa ating mga ugat. So usually yan ang mangyayari, magsisimula build up po yan, atherosclerosis ang tawag yan. No? Pag nagbara yung ugat, makikita mo dito sa ating left portion ng screen, lalakas ang puwersa. Kaya talagang hina-high blood. No? Kasi pag may barado yung ugat, lalakas ang puwersa, talagang tataas ang blood pressure. At dito sa kabilang parte, makikita mo, konti na lang yung dugo. E ang inaapektuhan po natin, naapektuhan na ugat, no? Ng mga ganito, yung pinakamaliliit na ugat. Yung sa puso at yung sa utak. Kaya kadalasan, pag tumataas ang blood pressure, nakakaramdam yung paninikip ng dibdib kung sa puso ang naapektuhan. Kung sa utak naman, pwede tayong nahihilo, pwedeng sumasakit ang ulo, sumasakit ang batok. Di ba po? Ibig sabihin, kulang na kasi ng oxygen na umakyat sa utak o kulang oxygen na umiikot sa puso. Ganun po yun. Kaya po tinawag po na silent killer ito kasi hindi alam kung kailan ito magbabara. No, kaya nga po tinatawag din ito traitor, 'di ba? Traitor na sakit. Kasi po once biglaan po 'yan, no, hindi na monitor at biglang nagbara. Kung sa puso po 'yan, heart attack, automatic patay po 'yan. Kung naman po sa utak, no, pag bumara po 'yan, stroke po ang tawag doon. Pag barado lang, pwedeng paralyze lang siya. No? Pero pag sa sobrang lakas ng puwersa at pumutok, yan po yung automatic na namamatay. So, kaya ayaw natin po mapunta dito sa pangatlo. So, kung nandito tayo sa pangalawa, no, na tumataas ang ating blood pressure, gusto natin makabalik tayo dun sa unang stage, no? Yan po ang tinatawag na yan. So, may mga produkto ba tayo na pwedeng ibalik, no? Yung ating ugat mula sa pangalawa na ito na may high blood, papunta ulit sa pabalik para maging normal. Meron po. So abangan nyo po yan, i-discuss po natin. Okay.
So ito po, ano po ba ang tinatawag na blood pressure? According po sa American Hospital Association or AHA, no? Actually yan po yung sinusundan natin ng Pilipinas na para malaman itong basis kung high blood ba ang tao o hindi. Usually, ang normal na blood pressure, 120 over 80. Alam po natin yan. O kaya medyo mas mababa dyan, normal pa rin. Pag medyo umangat dyan, 120 to 129 over 80 o pababa pa, elevated lang po ang tawag doon. Hindi pa po high blood yon. Pero po, pag 130 over 90, yan na po yung tinatawag na borderline. Medyo ingat-ingat na po tayo dyan. Kasi konting kembot lang, high blood na po yan. No? So yung stage 1 hypertension, ang blood pressure natin is 130 to 139 over, no? 80 to 89. So medyo high blood na po yan. Talaga, stage 1 na. Pero kung ang BP natin ay nag 140 pataas, no? Tapos ang diastolic ay 90, no? Pataas. Yung systolic po, kunyari 120 over 80, ang systolic po na tinatawag, yung nasa taas po, yung 120. Ang diastolic po, siya yung nasa baba. Oh, systolic sa taas, diastolic po sa baba. Yan po, para yung sa mga hindi pa po nakakaalam. So yan. So, pag 140 over 90 o higit pa, stage 2 hypertension na po ang tawag doon. Pero po, pag ang blood pressure nyo ilagpas 180 over 120, eh tinatawag po yung hypertensive crisis na. So, kailangan ma-admit na po sa ospital yon kasi ang gamutan nun sa dextrose na po pinapadaan. No? Pero tayo po, hindi naman po kagad nunan ka ng blood pressure, eh high blood ka na po kagad. Hindi po ganun yun. No? May mga instances po kasi ang pasyente, may nararamdamang sakit, kaya pag check mo, talaga minsan mataas ang blood pressure. O minsan naman, pagod. Mga ganun po. Kaya usually, hindi kagad tayo nagbibigay ng pang-high blood sa unang kuha. Usually, pinapabalik natin ng after a few days, pag okay na nararamdaman, pero kung mataas pa rin ang BP, tsaka tayo nagre-recommenda ng gamot. Pero kung pagbalik nila, okay ang pakiramdam nila, okay ang BP, so hindi po high blood yun. No? Okay po, maliwanag. Hindi naman po ibig sabihin, pag kinuna ka ng blood pressure sa unang pagkakataon, high blood ka na po kagad. Hindi po ganun yun, ha? Ayan. So, ang high blood din po, paano mo nalalaman? Ito po yung ating tinatawag na signs and symptoms, no? Paano mo malalaman kung high blood ikaw? Siyempre, kailangan po magpa-check ng blood pressure. Hindi po pwede sumakit ang ulo mo, sasabihin mo, high blood na ako, no? O kaya, nahilo ako, high blood na ako. O kaya, sabi sa'yo ng asawa mo, may high blood ka, naniwala ka na, may high blood ka. Hindi po yun. Kailangan po magpa-check ng blood pressure para malaman kung ikaw ba ay may kumataas ang blood pressure mo or normal ang blood pressure mo. Okay po. So, ang blood pressure, ang tawag po dyan, sphygmomanometer. Oh, sphygmomanometer. Oh, yan. At least kung sa mga hindi pa nakakaalam, yan po ang tawag dyan. Sphygmomanometer. Kung hindi mo maalala, hindi mo maintindihan, sabihin mo na lang, pang BP. O, ganun na po kasimple. O, kailangan po magpa-check ng BP. Okay? Para malaman mo kung high blood ka o hindi. So, ano bang kadalasan nararamdaman ng mga, yan po, ano bang kadalasan na nararamdaman? Usually, asymptomatic nga po, kaya nga po sinawag silent. Kahit po malala na, wala nararamdaman. Pero marami pa rin po, mangilan-ngilan, yung iba, nakakaramdam lang kung ano-ano. Pero ito po sinatawag na non-specific. Hindi po eksakto ito na pag ito naramdaman mo, eh, ibig sabihin high blood na talaga. No? Katulad yung paghihilo. Kita natin sa drawing. No? Pag nahilo, hindi ibig sabihin high blood ka agad. Kasi pwede ka rin anemic. No? Pwedeng vertigo. No? Pwedeng may sakit sa tenga. Mga ganon. Pwedeng malabo ang mata. Pwedeng maging dahilan kaya ka nahihilo. O pwede ding walang pera. Di ba? Pag wala kang pera, malakas makapagpahilo yan. No? O kaya pwedeng iniwan ka rin ng jowa. May hilo ka talaga. O pwede ding isa, sumakay ka sa roller coaster. Kaya ka nahilo. Di ba? O not specific. O ano pa isa na nararamdaman? Pwedeng sumakit ang ulo. Pero ang sakit ng ulo, maraming dahilan din.
Pwede ang pera, stress ka, sakit ang ulo mo. Pwede iniwan ka rin ni jowa, sakit ang ulo. Pwede ding dahil sumakay ka ng roller coaster, sakit sa ulo. No? Ano pa iba nararamdaman ng iba? Manlalabo ang mata. No? So sa panlalabo sa mata, pwede din kasi baka mataas na ang grado ng mata. No? Hindi not necessarily high blood. No? So pwede din kasi iniwan ka din ni jowa, kaya sumakit ang ulo mo, nahilo ka, lumabo ang mata. Pwede din kasi sumakay ka ng roller coaster, nahilo ka, sumakit ang ulo, lumabo ang mata. 'Di ba? Naintindihan niyo po? No, no, non-specific siya. So ito, pwede din po itong pinagpapawisan, no? Pinagpapawisan ng malamig, no? Pero hindi pa rin po specific ito kasi kunyari makita mo ang crush mo, pwede kang pagpawisan, 'di ba? Ng malamig. 'Yon, ganun din. Kung iniwan ka din ni jowa, pagpapawisan ka ng malamig, no? Kung maraming naniningil sa iyo, pagpapawisan ka rin ng po niyan. At kung sumakay ka rin po ng roller coaster, pagpapawisan ka pa rin ng malamig. Ang mahirap doon, yung iba pang nararamdaman, pwedeng nasusuka o sumusuka na talaga. Pero hindi pa rin po specific yan sa high blood. Kasi pwede namang kaya ka nasusuka. Kasi, o kaya sumuka na. Kasi siyempre pwedeng mataas ang acid ng sikmura mo. Diba? Nag-hyperacidity ka, may ulcer ikaw. O kaya pwedeng iniwan ka ni jowa, yung pala, nabuntis ka. O, siyempre, nasusuka ka na niyan. O, eh pag nag-pregnancy test ka, nakita mo positive, eh talaga masusuka sa galit. Diba? O ganun po yun. O ganun din, pag sumakay ka ng roller coaster, diba? Masusuka ka din. Diba? Eh pag umulit ka pa, isusuka ka na talaga. Yun. Yung nose bleeding naman. Oh, marami ding dahilan 'yan. Oh. Nakipag-Zoom meeting ka sa mga foreigners mo, sa mga downlines mo ng mga foreigners, 'di ba? Manonosebleed ka niyan. Not necessarily na high blood. Oh. E iniwan ka ni jowa, nabuntis ka pa. Nalaman ng tatay mo, ginulpi ka. Oh, didudugo ang ilong mo, pero hindi ka high blood. Oh, 'di ba? Oh, ganun din. Sumakay ka roller coaster, nahilo ka, sumakit ang ulo. No, nanlamig ka, nasusuka ka, nasuka ka na. Dahil sa hilo mo, tumama yung ulo mo dun sa bakal, dumugo ang ilong. Oh. Pero hindi high blood. So ibig sabihin, talaga non-specific po. Oh. Pero kung matatanda na, kunyari mga 60 years old, 70 years old, nakita nyo na hilo, nawala na maalay, no? Sumakit ang ulo, nasusuka. Eh wag nyo na po tanungin yun, iniwan ka ba ni jowa? Sumakay ka ba ng roller coaster? Automatic na po yun. Posibleng ina-high blood na po yun. So, ganun po. Yan, oh. Actually, medyo patawa lang po yan. Pero, para maintindihan natin, non-specific po yan. At hindi po pinagbabasihan yan ng mga doktor na yan ang nagiging, yan ang nararamdaman na may high blood. Para masabi na may high blood. Kailangan po magpa-check ng blood pressure. Maliwanag po. Yun. So, ito na po ang causes. Ano ba ang dahilan po nito? Meron po tayong tinatawag na primary hypertension. No? Nung hindi maintindihan kung saan nanggagaling, ito kadalasan ang dahilan, no? Ng mga high blood. Bakit? Dahil saan po nanggagaling ito? Dahil sa stress, no? Dahil sa radiation, dahil lack of exercise. No? Siyempre, kulang ka sa exercise. Pag kulang ka sa exercise, ano mangyayari sa'yo? Siyempre, sabi nga, kailangan galaw-galaw para hindi ma-stroke. O yung sa radiation, meron ba tayong produkto na anti-radiation? Meron po. Di ba? Mm. Ano pa? Ang secondary hypertension, ibig sabihin, ang existing sakit kaya hina-high blood. Yung una, chronic kidney disease. Pag may problema po kasi ang kidney, nagre-retain yan na fluid, hindi lahat naiihi. So, dumadami ang tubig sa loob ng katawan, kaya tumataas ang presyon, no? Tumataas ang blood pressure. So, yung diabetes din po, kasi ang komplikasyon po niyan, kidney problems, no? Once may problema ang kidney, ganun din tataas ang blood pressure. Tapos yung nerve damage, yung nephropathy na yung neuropathy na tinatawag, no? So, pag lumiliit po yung ugat dahil sa diabetes, syempre lalakas ang puwersa. So, doon sa may mga goiter din, hyperthyroidism, sa mga buntis, no, na may preeclampsia, at eclampsia, kaya din talagang tataas po ang blood pressure.
at yung obesity. Ibig sabihin na obesity, yung talagang sobrang overweight na po yan. No, ito po yung mga pinakadahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga hypertension. Okay, meron ba tayong mga produkto na para malabanan ito? Ay, meron po. I-discuss po natin yan. Maya-maya lang po, abangan nyo po yan. Yan, ito po, risk factors. Ito po, ano po, sino po ba yung mas pwedeng magkaroon ng high blood? Ito po yun, no? Yung age, no? Sa edad po, dati, nasabi 60 years old, pero ngayon, almost all ages, pwede na. No, ako po, nagsimula akong high blood din, 40 years old po ako eh. Pero yung mga pasyente ko, meron po ako dito mga 20s pa lang. No, mga 20s. Last week nga, 2 weeks ago, may pasyente ako, 25 years old, ang BP 180 over 120. Pinapa-admit ko sa ospital, kaya lang ayaw. No? So, nirekomendahan ko po ng ating mga produkto, after 2 weeks, bumalik kanina. No? Nag-follow up, check-up, ano ko, tuwan-tuwa yung magnanay. No? Dahil ang kanyang blood pressure. No? Pina-check namin ang laboratory, halos lahat normal naman. So usually primary, nalaman namin malakas pala mag-cellphone. No? Binigyan lang namin nung ganito, no? Nung anti-radiation natin. No? Pinasuot lang ng ganito, tuminom ng ating mga produkto, after 2 weeks, nag-normal na po ang blood pressure. Yan po, ganyan po kagandaan ating mga produkto. Sino pa po ang pwedeng high blood din? Yung malalakas mag-yosi, no? Yosi pa more! Tsaka, toma pa more! Yan, yung mga malalakas mag-yosi, malakas uminom. Mas prone sila kasi ang yosi, nagpapalit po ng ugat yan. No? Lalong lumiliit, tsaka nagpapatigas na ugat. No? So habang lumiliit ang ugat at tumitigas, syempre barado na nga, no? Mataas talaga ang blood pressure. Tapos yung sa sex, mas mataas daw ang mga lalaki kumpara sa babae na nagkakaroon ng high blood. Pero hanggang pag-menopause, pagdating ng menopausal stage ng babae, mas marami na po ang mga babae. Ibig sabihin, mas tumataas po ang blood pressure ng mga babae at mas maraming mga babaeng nagkaka-high blood pagdating ng menopausal stage, no? So ang tanong, meron po ba tayong produkto para sa mga nagme-menopause? Meron po 'yan. Tapos number 4 po, existing health conditions. Sabi nga, kung meron ka ng dating sakit, sakit sa puso, diabetic, kung mataas ang cholesterol mo, mas mataas ang chance talaga magkaroon ka ng blood pressure. Yung para sa high cholesterol, meron po ba tayong gamot para dyan? Meron po tayong supplement? Meron po. Number 5 po, sedentary lifestyle. Ibig sabihin, patulog-tulog ka lang, pahiga-higa ka, wala kang, most of the time, nakaupo ka lang, hindi ka nag-exercise. Ang dieta mo pa, high salt, no, high fat diet. No, sigurado, high blood din ka niyan. Tapos, number 6, yung poorly managed, no? Yung stress mo, hindi mo alam kung paano mo siya matatanggal sa katawan mo, no? At the same time, kung may family history ng blood pressure, mas malaki ang chance na magkaroon. Hindi naman po ito ibig sabihin mana-mana, no? Kaya lang expose ikaw kung ano kinakain ng parents mo, yun ang ini-introduce na pagkain sa iyo mula bata. Kung high salt, high fat diet, no? Kaya sila high blood, ikaw sigurado high blood din ka rin. Pero may chance na makawala ka doon sa ganung kondisyon, no? Basta maintindihan mo ito, magbago ka ng lifestyle, eh talagang hindi ka po high blood din. Ganun po siya kaganda. Okay. So next na po tayo. Yan. Ito ng komplikasyon natin. Ano bang komplikasyon nito? Ang komplikasyon ng high blood kasi yung tinatawag na atherosclerosis, yung nabanggit ko kanina, no, yung bumabara doon sa ugat, no, iba't ibang mga pagbabara po 'yon. Usually 'yon mga plaque, cholesterol po 'yon. No, mga free radicals na dumidikit po doon, mga dumi ng katawan. Pag tumagal po yun, mapupunta po yun sa tinatawag natin na heart failure o heart attack. Kung sa puso ang naapektuhan, meron din po pwede maging aneurysm na tinatawag, no? Then yung kidney failure. Siyempre, kung hindi na maganda ang daloy papunta sa kidney, masisira po yan. Pag kulang naman ang daloy papunta sa utak, stroke naman po yan. So ganun din yung hypertensive retinopathies dahil sa taas ng puwersa, no? Doon sa mga ugat sa mata, pwede pumutok po 'yun, no? Masira ang ating optic nerve at mabulag po.
So ganun ka-importante na kailangan regular, no, pinapacheck ang blood pressure para malaman mo kung may tumataas ba ang ating blood pressure. Okay po. Yan. So ito po yung mga gamot natin sa market. Ito po ang medications natin. Sigurado familiar kayo diyan kasi nga halos kada pamilya merong may blood, no, yung mga diuretics, yung mga furosemide, Lasix, thiazides, yung mga beta blockers, yung mga metoprolol, propranolol, no, mga beta lock, yan po yan. Yung calcium channel blockers naman po, yung mga ipin-ipin, amlodipine, felodipine, nifedipine, yan po yan. Yung mga yung nifedipine, pinakasikat po diyan yung calciblock, yung nilalagay sa ilalim ng dila pang emergency. Yung central agonist, yung katap, yung clonidine, no, yung katapres po, yung nilalagay sa ilalim ng dila pang emergency. Yung methyldopa sa mga buntis po yan, no, yung vasodilators na presolene, usually yan po yung pag na-admit na po yan, no, sa dextrose po pinapadaan. Yung ACE inhibitors naman, yung mga captopril, mga pril-pril po yan, enalapril. Saka yung huli po, yung angiotensin II, receptor blockers, losartan, mga telmisartan, mga sartan-sartan naman po yan. So ito po, hindi po pwedeng kayo lang ang magbibigay sa sarili. Hindi po pwedeng kayo magde-decide kung ano ang gagamitin nyo. Dapat po, doktor po talaga yan. Kasi alam ng doktor kung ano ang nararapat na gamot para sa inyo. Hindi po yan hula-hula, hindi tsamba-tsamba po yan. Okay po, facts po yan. Factual po dapat para bumaba ang ating blood pressure. So yan, meron tayong medication, tapos meron naman tayong tinatawag na management, no? Paano ba ma-manage natin ito na maayos? Ang number one po dyan, yung lifestyle adjustment, lifestyle change na tinatawag. Kung may high blood na ikaw o kung gusto mong umiwas sa high blood, no, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong mag-lifestyle change na tinatawag. So ano number one? Regular physical exercise. Kung ikaw po eh, may high blood, ang pwede lang sa yung exercise, kailangan walking lang po. No? Walking, cycling, yung magbabike. No? Pwede ding swimming. At least 10 to 15 minutes a day. No? Kasi at least 5 days a week lang po. Yung ganyan, no? Basta ma-exercise po tayo. Hindi po pwede muna yung mga jogging-jogging, mga weightlifting. Hindi po pwede yan kasi tataas ang blood pressure nyo. Hindi pa pwede. Pag kontrolado na at maabisuhan at mabigyan kayo ng go signal ng doktor, pwede na po. Yan. Ang stress reduction. No? Ang stress reduction, paano mo no mapabawasan ang stress sa iyong buhay? Siyempre, kailangan exercise. Kailangan magpahinga. No, tulog-tulog din pag may time, no? Kinig sa music, no? Mga music na nakaka-relax, mag-meditate, no? So ganun din, pwede din maglaro sa pet, no? Naalala ko nga sa ating ang ating coach, no, si ating grand mentor, si Coach John B, meron siyang alaga si Billion. Siyempre yung lifestyle ni coach dahil sa gusto niya makatulong talaga sa atin, minsan talagang stress na po 'yan, no? Halos nagpupuyat po siya para makagawa ng magagandang mga videos, no, para po makatulong sa atin, no. Syempre pag stress 'yan ang katawan niyan, kung walang outlet po 'yan, bibigay po 'yan, no. So malaking bagay po yung civilian na nandoon, no, no, kasi nakaka-relieve po ng stress 'yan. So ano pa ang kailangan niyong gawin, no? So dapat ano sabi dito, no, positive mindset. No? Positive mindset. Think always positive. Attend ka ng trainings. Instead na nagmumukmuk ikaw, na problema ka, makinig ka dito. No? Habang nakikinig ka, natututo ka. Alam mo na, ay, ganyan pala ang dapat gawin. No? Learn to earn. No? So makinig ka para matuto ka, para kumita ka. Usually kasi ang stress naman, kadalasan talaga na stress, ang pinagmumulan yan, walang kita eh. No? Walang pera, kulang ang pera, kulang ang income. No? Sipin nyo, kahit gaano po ka-stress, kahit sakit, pag meron po, sipin nyo, pag kumikita kayo ng 1 million na per month, no? Tingnan po natin kung magkaroon pa kayo ng stress. No? So kaya kailangan natin po kayo ng mga trainings na ganito para natututo po kayo. No? Hindi lang po sa every Tuesday, every day po ng ating mga webinars, attendan nyo po kasi marami po kayo matututunan. Okay? So yan, avoid, no, stop smoking, no. Kung hindi ka pa nagsimula, huwag mo nang simulan.
kung nagyoyosi ka, itigil mo na kasi wala pong mangyayaring maganda po dyan. Sabi nga ni Doktora mga 2 weeks ago, no, ang isang stick po ng sigarilyo, isang stick ng yosi is equivalent to 1 million free radicals. No, yung free radicals yun po yung mga dumi, toxins na sumisira doon sa cells natin na pumapatay po sa atin yan. No? So talaga po yung pag-yosi, kaya sabi nga, yosi kadiri, stop na po. Yung ating pag-inom naman ng alcohol, okay lang naman po yan. Actually, kailangan naman ng katawan natin alcohol. Huwag lang sobra. Kaya nga sabi, drink moderately. Hindi drink moderecho, no? So drink moderately. So, paunti-unti lang. Pa-chill-chill lang. No? Ganun lang po. Once in a while, during occasion, no? Pag may mga kasayahan, may handaan, yan, chill-chill lang. Pwede po yan. So ito pa po. Ano pa? No? Manage, no? Manage your weight. No? Para malaman mo, ano ka ba? Underweight ba ikaw? Normal ikaw? Overweight ikaw? Baka obese ka na? No? Ano malalaman po yan? Meron po tayong tinatawag na BMI, Body Mass Index. No? Makikita po natin dito sa ilalim, may figures po dyan. No? Meron po yan ng mga figures para malaman nyo kung pumata ka dyan, eh nandun ka ba sa normal weight, overweight ka, o obese. So paano po ba kinukumpute yan? Pwede nyo pong i-ano to ha? Pwede nyo pong i-screenshot. Tuturuan po ko po kayo, mabilisan lang. No? Para may idea po kayo kung ano ba itong tinatawag na BMI. So BMI, ito po yung Body Mass Index. Ang gagawin nyo lang po, una, kailangan magtimbang kayo. Alamin nyo yung timbang nyo, yung weight. No? In kilograms, hindi po pounds, ha? In kilograms. Katulad ako, nagtimbang ko kanina, 75 kilos po ako. Tapos ang height po natin in meters, hindi po pwedeng centimeters, hindi pwedeng by feet, inches, no. Ang gagawin niyo lang po, punta po kayo sa Google, no. Type niyo lang po inches to meter. Para lalabas po itong ganito, no. Automatic siya na mag-ano niyan, magko-convert. So para mas maintindihan, no, kung sa mga hindi pa po nakakaalam, usually sanay po tayo na kunyari 5 feet ikaw, no. Equivalent po kasi yon sa 60 inches. Kasi 5 feet ang height mo, tulad mo diyan 60, lalabas po kagad diyan kung ilang meter ka. Kunyari 5'1 ka, di 61 ka. O pag 5'2, 62. Katulad ako, 5'6 ako, kaya nakasulat dito sa baba 66. So nung nilagay ko diyan 66 inches, ang lumabas po dun sa meter ko is 1.67 something, ni round off ko po. Naging 1.68. So yung 1.68 po na resulta, itatimes nyo po ulit sa 1.68, ang lumabas po 2.8. No? So 2.8. So ang sabi nga dito, ang computation ng body mass index is weight in kilos, 75 kilos po ako, i-divide sa height mo. No? Height squared. So 2.8. Ang lumabas po sa akin kanina, nag-compute ako, 26.78. So pasok po ba ito, no? I-check po natin ha. I-check natin. 26.78 dito po tayo titingin sa Asians, no? Sa 26.78, ay good news po. Pasok po ako dun sa overweight. Pasok po ako sa hindi po ako nasa normal weight, nasa overweight. Oh, so ibig sabihin po, matataranta ako ngayon, di ba? Oh, may idea ikaw na bumibigat na pala ako. Kailangan, bawasan ko yung pagkain ko at kailangan, mas dagdagan ko yung exercise ko para bumaba yung timbang ko, no? Pumasok ako doon sa normal weight. So, ganun po ka-importante yun. Kasi, habang tumataba po tayo, at sabi nga kanina, habang nagiging obese ka, mas prone ka na maging high blood. So, naintindihan po. Okay. O, marami na po kayo natututunan, ha? Yan. So, para mas matulungan pa ako, no? Mas matulungan tayo na mas mabilis ma-achieve yung ating normal body weight, no? Pumasok tayo sa normal BMI. Po natin ang tulong nitong ating mga products, no? Baka po marami pa pong hindi nakakala, meron tayong mga burn products, no? Ito mga herbal supplements din po, ang tulad itong ating burn tablet, no? Iniinom lang din po siya, burn tablet. Ang kanyang active ingredient is Garcinia Cambogia.
Sigurado, familiar po kayo dyan. Ang gagawin po nito, pupunuin ng sustansya ang katawan nyo habang biniburn po yung mga excess fats. No, wala po itong tulad ng iba na magpupupo ikaw, no? Puro lang yung lalabas sa'yo, manghihina ka. Hindi po ganun. Ito po ito, pinag-aralan po ng maigi ito. Galing po ito sa Wader. No? So, multinational company din po ito, multi-billion company, nakapartner po ng ating empowered consumerism. So, ito po yan. Iniinom po yan. Meron din po tayo burn meal replacement shake. Parang shake lang po siya, no? Tinitimpla at nire-replace mo doon sa isang meal na kung saan ka malakas kumain. Kung breakfast man, lunch, o dinner, no? So, doon ka magtitimpla at dadagdagan mo lang na isang fruit, no? Kung mansanas man, or saging, pwede po yun. Ganun po yan. Meron din po tayong burn iced tea, no? Na tinitimpla po talaga ito na napakasarap na iced tea. May nagtanong nga sa akin minsan, Dok, pwede ba yan lagyan ng yelo? Sabi ko, iced tea nga eh. Ano ka ba? Nakaka-high blood ka. Kaya nga sabi, burn iced tea. Lalagyan ng ice. No? Sabi ko, pinapa-high blood mo ko eh. Yan. So, meron din po tayong burn coffee. No? Napakasarap. Ito po, everyday po namin iniinom ni Doktora po ito. Yan. So, ito ang tumutulong sa atin na para mapababa ang ating timbang sa eksakto. Okay. So, ito na masaya. Ito masayang usapan. No? Yung sa diet. Meron po, bago ko po i-discuss itong diet, meron po kasing pag-aaral no, na ginawa doon sa mga na mga nag-colonize sa atin, ng mga Japanese at American diet. Yun yung pair po sila. Yung Japanese diet po, Japanese diet, ang kinakain nila usually mga sushi, sashimi, tempura, fruits, vegetables, no? Kaya po usually mga payat sila, no? Slim, no? Pagtanda nila, walang bibihira yung may high blood, mga diabetes, mga na-stroke, mga cancers, halos wala po sa kanila. Pero yung mga yung American diet, no? Syempre, no? Fries, burgers, steaks, no? Fried chicken, mga ganyan, mga talagang high fat, high salt diet po 'yan, no? So kaya pag tumatanda yung mga Amerikano, matataba, no? At the same time eh, anong mga sakit? High blood, diabetes, stroke, cancer, ganun po. Ang good news po, tayo mga Pilipino, ano bang sinunod natin na dieta? Japanese o American? Yay! Siyempre, American. Hey Joe tayo, di ba? Di ba? Yan ang sinunod natin. No? Kaya no wonder, no? Yung sakit nila, yun din ang sakit natin. Eh, ang mas matindi pa, sinamahan pa natin ito ng mga ng kanin. No? So, hindi lang tayo high fat, high salt, no? Ano pa? High sugar pa. Kasi ang kanin po na kinakain natin, alam nyo po ba yung isang plato ng kanin, nakatumbas niya na 6 na plato ng asukal. O, ganun po yun. Kaya mas marami tayo, diabetic pa. Ang matindi pa nito, hindi tayo nakontento sa kanin lang. Siyempre, kailangan may ulam. No? Tuyo. No? Ano pa? Daing. Ano pa yung... No, tuyo, daing, ano pa yung bagoong. Yan, tapos may sausawan pa, tinapa. Yan pa. Tapos nag-innovate pa tayo. Ang dami pa natin mga pagkain, no? May crispy pata. Do, makikita po natin, nakakagutom po yan, no? Crispy pata. Ano pa? Yan, chicharon bulaklak, lechon belly, balbakwa, bulalo, lechon, no? Naku po, napakasasarap po niyan, no? Oh, may trivia po ako, no? Sagot po tayo ha. Sagot po tayo o chill-chill lang tayo. Anong parte po ng lechon ang pinakamataas magpa-high blood? No. Pwede po ba kayong sumagot? No? Pwede po kayong sumagot? No, tingnan natin kung ano po yung mga sagot nyo. Anong parte ng lechon ang pinakamataas magpa-high blood? No, tingnan natin. Marami pa, no? Yan, kung marami pa nanonood. Oh, sabi, yung iba sa balat, yung iba yung tenga, yung iba yung laman, yung iba tiyan.
Oh. Oh, marami pa sumasagot. Okay. Oh, sige. Oh, for your information po, lahat po ng binanggit nyo, mali. Ang pinakamataas po magpa ang parte ng lechon, no? Na pinakamataas magpataas ng blood pressure ay yung buto. Buto, totoo po. Imagine niyo, pupunta kayo sa handaan. Pagdating niyo po doon, yung lechon wala nang natira, buto na lang. Tingnan natin kung hindi kayo high blooded. Talaga. Buto, no? Buto ng lechon, no? Ang pinakamataas talaga, mataas ng dugo, no? High blooding ka talaga pagdating mo, buto na lang ang natira. So, paano lang po 'yan, no? Patawa lang po para baka mamaya may mga inaantok-antok na po diyan. No, 'yan. Dito na po tayo sa diet po natin. So, kailangan po natin low salt, low fat diet. Tapos nakita po dito talaga eating more fruits and vegetables and less fat. Yan po yung tinatawag na DASH diet sa Amerika. No, eating more fruits and vegetables. Ano po ang sabi? Kailangan po natin kumain ng 5 whole fruits at 5 whole vegetables, no, para ma maproteksyonan natin ang ating katawan na meron po yung 5,760 phytonutrients. At kailangan din po natin kumain ng fish rich in omega-3, no? May mga produkto po tayong ganyan. Meron po, no? Ano po ba yung fish rich in omega? Yung gawa po sa salmon, sa tuna, yung mga cold water fishes po yan. Tapos meron pa po ditong ibang mga sinabi na kailangan kung kakain tayo ng manok, tanggalin lang yung balat, no? Mga whole grain fiber, mga olive oil, mga ganyan po yan. So ito po yung magiging talagang diet ng ating mga high blood. Ganon din po kahit sa mga cancer patients, no, kahit po walang sakit, ito po ang pinaka the best, no. Sabi nga, makulay ang buhay sa sinabawang gulay, no. The more colorful, the healthier. Yun po ang tamang ano diyan, tamang description. So paano natin makukuha yan? Kaya ba natin kumain ng lahat niya? Nako, medyo mahirap. Kaya po doon pumasok yung ating supplements. Yan, no? Kaya magulat ka bakit yung mga pasyente nating high blood eh nagsisipaggalingan. Bakit po si Dr. Jing, no, gumaling sa high blood? Dahil po itong tinitake namin. Yung C24/7, ang laman po niyan, 12 whole fruit juice blend at 12 whole vegetable juice blend na may lamang 22,000 phytonutrients para po protection na ng ating katawan. At the same time, maganda po kasi ito, may digestive enzyme. So yung pupo, may labas po, no? No, madadigest na mabuti ang katawan at everyday lalabas ang dumi na tinatawag. Ang maganda po nito, meron pa po itong anti-aging at longevity polyphenol. So hindi lang ito nagpapagaling ng ating cells, nagpoprotekta, no? Talaga pinapabata niya pa, no? Nire-restore niya pa po yan. Usually, ang pag-inom nito, 1 to 3 capsules a day, pang 18 years old and above. Bakit po 18 years old? Kasi po may anti-aging, no? So, pag less than 17 years old, hindi pa po pwede ito. 18 years old and above. At, hindi din po natin nire-recommend ito sa mga buntis, sa nagpapadede, doon din po sa mga matataas ang creatinine, sa mga umiinom ng mga blood thinners like clopidogrel, mga aspirin. Pero po Dok, paano pag umiinom ng mga pang high blood? Pwede po ba yan? Pwede po, mas pwede. Kasi ang ginagawa po niyan, synergistic po yan eh, doon sa ating synthetic medications. Mas pinapagaling niya ang bisa, no, ng mga synthetic medications, kaya mas mabilis bumaba ang blood pressure. Yung iniinom natin na pang blood na gamot para sa blood pressure, para po yun bumaba ang blood pressure. Pero itong C24/7 po ito, ito po yung nagre-repair ng ating katawan. Para po bumalik yung ating health. Okay po, maliwanag po yan. Yan. So, pag sinabi, paano kung may iniinom ng mga statins sa cholesterol? Pwede po ba yan? Pwede. Paano daw kung may iniinom na ibang gamot? Pwede po ba yan? Pwede po.
paano daw kung walang pambili? O, lipat na tayo sa kabila. Dito na tayo, no? So, ito po yung complete phytoenergizer, no? Same lang din po ito ng C24/7. Kaya lang po, ito po, wala po itong anti-aging. So, tinanggal po yung anti-aging niya para po pwede po ito sa lahat ng ages, no? Usually, pag capsule form po ito, so pag 12 years old at marunong nang uminom ng capsule, pwede na po all ages. Pwede din po ito sa mga buntis, no? At the same time, sa mga nagpapadede, pwede din po ito kahit umiinom, no? Ng mga clopidogrel, aspirin, no? Ganun din po. At the same time, kahit may ininom po ito ng mga synthetic na medications, pwedeng-pwede po ito. Very safe po. So sobrang safe ng ating product na ito, sama po yung ating complete sa ating mga iba't ibang products. Katulad dito sa ating Leaven, no, na alkaline coffee. Ang content po nito ay Arabica bean, no, yung pinakamahal, pinakamasarap at pinakamabangong coffee bean. No, so yung coffee natin alkaline po yan siya. So pwede po sa mga medyo pag umiinom ng kape, sumasakit ang sikmura, no? Tapos, usually kasi pag high blood, hindi natin nire-recommendan uminom ng kape na ordinaryo. Kasi lalo po liliit yung kanilang ugat at nagpa-palpitate po sila. So usually, pag ito nire-recommend natin ng mga high blood na umiinom ng kape, eh wala po itong epekto doon sa kanilang ugat. Hindi po liliit ang ugat nila. Steady po yan, no? Kaya kahit may high blood, pwede po dito sa ating coffee. Sinama din yung complete dun sa may choco, no? Sa ating chocolate drink na pwede sa all ages, no? Basta 1 year old pataas, pwede po yan sa mga bata, pampagana kumain, pampatalino kasi may DHA po yan. Pwede din po sa mga buntis, nagpapadede, sa may mga edad, sa mga inuulser. Ito po yung nire-reseta natin. At the same time, yung ating complete, sinama din po dito sa natural essentials natin na toothpaste. So kahit high blood ka, no, mag-toothbrush ka lang, mag-toothbrush ka, gamitin mo ang toothpaste na ito, may complete po ito, fruits and vegetables. So makakatulong po sa inyo yan, no? So healthy na yung gums mo, lahat na-absorb pa ng katawan mo, yung fruits and vegetables na nandun sa complete na isinama dun sa ating toothpaste. So, di ba? Ganun kaganda yung ating mga produkto. So, yan po. Ito pa yung sabi kanina. Kailangan kumain tayo yung fish rich in omega-3. No? Siyempre, bihira naman po yung mga tuna. Mga ang mamahal pa. No? So, paano natin makukuha yun? Ito po, iinumin na lang po. Gawa po ito sa tuna at salmon. No? Cold water fish, yung ating colidus na omega supreme. Pinapababa po nito yung cholesterol. Kaya yung sabi kanina na yung mga taong matataas ang cholesterol prone talaga sa high blood at prone na maatake sa puso at ma-stroke. No? So itong colidus para po dun sa ating mga cholesterol po yan. At the same time, mataas ang DHA niyan para po sa brain. Okay? Ano pa? Yung Vida Max at ang Vida Juice. No, diniscuss po natin 'yan mga 3 weeks ago po siguro, no? Yung Vida po, anong ginagawa niyan? Para po siyang DPWH, no? Siya po 'yung nagpapalaki na ugat para gumanda ang daling ng dugo. Sabi nga natin kanina, bakit may high blood? Kasi lumilit na ugat, nagkakaroon ng bara. So ito magpapalaki na ugat, daan daling ng dugo, no? I-reduce 'yung atherosclerosis tsaka 'yung mga heart disease. The same time, 'yung Vidamax. Ano bang ginagawa ng Vidamax? Ito naman po yung ating parang MMDA. Siya po yung nagpapaganda ng daloy ng dugo. No? Sa simula pa lang, doon sa ating slide, pag maganda ang daloy ng dugo, walang high blood. So ito po, ganun siya kaganda. Okay? Ang dami pong products natin na makakatulong sa ating mga sakit. Tapos ito po, no? Itong Angel E. Ano naman po kinalaman ng Angel E? Ito po yung ating pinakamaganda, isa sa mga pinakamagandang products natin. Para po doon sa mga nakaka-experience ng mga hormonal problems, yung mga premenopausal, perimenopausal o yung nagme-menopause at postmenopausal, no? Mga hormonal problems po 'yan
na ang active ingredient po nitong ating ng ating Angel E, no? Itong estrogen, no? Na ibig sabihin po nito, minimik niya, parang kinopya niya effect ng estrogen. Pero wala po itong side effect, no? Kasi nga po organic po siya, herbal po siya. So anong ginagawa nito, no? Nire-relieve niya yung mga hot flashes, no? Ng mga babae, laging mainit ang pakiramdam, no? Yung mga mood swings, energy swings, no? Yung hindi rap matulog sa gabi, yung mga ganun po, yung mga epekto ng mga menopausal, no? Premenopausal, perimenopausal at postmenopausal. At maganda po dito na ini-improve niya yung vaginal dryness. Kasi po pag nagme-menopause, nagda-dry po yung pandiwa, no? Yung pandiwa nung yung ari nung babae. No, usually ganun po nangyari. So pag usually nagda-dry, nangangati po yan, nagkakaroon po ng infection. Siya kaganda. No? So sabi nga kanina, pag nagme-menopause, tumataas po talaga ang blood pressure ng mga babae. Actually, dyan sa age na yan, no, mas dumadami ang mga high blood na babae kumpara sa babae. So para maiwasan po natin yan, kung kayo po nakaka-experience, no, ng mga premenopausal, ng mga perimenopausal, postmenopausal problems, ito po yung bagay na produkto po sa inyo, yung Angel E. At the same time, ito pong C Supreme, yan po, no? Ito po isa sa mga bago nating mga produkto, yung ating ascorbic acid na one of a kind. Bakit po? Kasi po ito, binalutan ito ng lipid metabolite. Ibig sabihin, pag ininom po natin yan, hindi basta-basta matutunaw. Unlike sa ordinary ascorbic acid, na once pag ininom mo, 1 to 2 hours, makita mo ihi mo, dilaw na dilaw. Ibig sabihin, nalabas na kaagad yun. No? Di ba po? O. Pero ito po, binalutan ng lipid metabolite para ma-absorb mabuti ng ating katawan, no? Para ma-retain, no? Para tumagal sa ating katawan at maproteksyonan tayo 24 hours a day, no? Kaya nga po tinawag yan na si Supreme kasi Supreme absorption, Supreme retention at Supreme protection sa katawan natin. Ano bang kinalaman po nito ng ascorbic acid na si Supreme natin na ito sa high blood? Malaki po. Kasi nakakatulong po siya magpababa ng LDL, mga blood cholesterol. Sabi po natin, kung mataas po ang ating blood cholesterol at magkita sila, no, mag-eyeball sila nitong ating mga free radicals, sigurado po, didikit po yan at babara sa ating ugat, ha? Magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng high blood. Maliwanag po. Yun po siya. Oh, yan. Oh. Nandyan pa po ba kayo? Actually, almost patapos na po tayo. No? Sabi nga kanina, maraming dahilan, no? Mga primary hypertension. Maraming dahilan na hindi malaman, no? Kung bakit tumataas ang blood pressure. Usually sa ngayon po, radiation. So may mga products po tayo tulad dito, no? Nung energy pendant at nung energy diffuser na ididikit lang po sa ating mga gadgets para mabawasan po natin ang radiation, no, na pumasok sa ating katawan. Okay, no, ang daming produkto na pwede po. At dito po, no, actually dito tayo magtatapos sa Ultra H2 natin. Ano po bang kinalaman nitong Ultra H2 sa ating hypertension? Naku, napakalaki po. Kasi po ang sabi nga po natin, ito ay super antioxidant water. Pag sabing antioxidant, lahat po ng dumi sa katawan kaya niya pong tanggalin, no? So ito po eh, may marami pong clinical studies po ito, more than 800 po ito at ito po Pan Technology at made in South Korea. So mapapansin niyo po diyan, may study pa po ito na ang katumbas po ng pag umiinom po kayo nitong Ultra H2, at least maka 1.5 liter po kayo per day, katumbas po ng ganito karami. No? Tingnan nyo po sa slide, ganito po karaming prutas, no? Gulay, vitamina, no? No? Na iniinom nyo, tubig lang. No? Tubig lang, pero ganito po ang katumbas niyan. Yan. So isipin mo, habang umiinom ka niyan, ganito karami. Ano bang sabi? Ano kailangan na dieta ng ating ano, ng high blood? Diba? Puro prutas, puro gulay. Ganyan po katindi itong ating
Ultra H2. So, review po lang natin, no? Ano po ba yung hydrogen? Hydrogen lang po muna pag-usapan natin. Ito po yung pinakamaliit, no? Pinakamaliit na element ng mundo. Kaya nga po siya ang number one element doon sa periodic table of elements sa pinakataas, sa left, no, uppermost. Siya yung number one na element. Kasi po siya yung pinakamaliit na pwedeng pumasok, no, sa loob ng katawan natin na hindi kayang pasukin ng kahit ano. No? Pumapasok siya sa ating cells. No? At the same time, pumapasok din po siya doon sa ating blood-brain barrier na tinatawag. Yung utak po natin kasi, mayroong plastic envelope yan na hindi po pwedeng makakapasok kahit sino dyan. Pero yung hydrogen po natin, pwedeng pumasok dyan at pwedeng linisin niya lahat ng dumi doon at ilalabas. So, ganun po siya katindi. Ano po ang ginagawa ng hydrogen? Antioxidant po siya. No? Anti-apoptotic, panlaban, no? Pumapatay ng cancer cells. At anti-inflammatory. So, diniscuss nga natin doon sa anong benefit niya doon sa COVID. No? Kasi inflammatory response po yan. So, yan po. Paano nagsimula ang curiosity dito sa ating healing waters, sa ating hydrogen water? Meron po kasi tayo mga natural healing waters sa iba't ibang bansa, no, mga miracle waters po 'yan, no, makikita sa Germany, no, sa Lourdes, France, sa Mexico, sa Japan, no, pag mga streams siya, no, na pag pumunta doon yung mga tao na may mga sakit, kahit anong sakit po, once umiinom doon, no, every day, tuloy-tuloy, isang taon, dalawang taon, tatlong taon, gumagaling po kahit anong sakit. No? So na-curious yung ating mga scientists, ang ginawa nila, in-examine po nila yung ating mga tubig na yan. At nakita nila na ang laman po niyan is molecular hydrogen water. So nag-imbento sila ng mga malalaking makinarya para maka-generate ng hydrogen water since 1989. Pero dahil po sa technology, lumiit na po siya, no? Ngayon, ng ganito na lang, very handy na po at rechargeable pa, no? So ito, ang daming clinical studies since 2007, pwede niyo pong i-search po 'yan sa Google, no? Pwede niyo pong pag-aralan 'yan or pwede pong makinig na lang po kayo dito sa ating simple explanation, no? Halos lahat naman po ng clinical study, ito po yung pino-point out niya, no? Na explanation. Yung ating hydrogen, no, ang ating water is H2O, no. Ilalagay mo lang po dito sa ating machine po kasi ito. Excuse me po. Lalagyan mo lang ito ng usually mineral water, no. Pipindutin mo lang ito, no. Pag pinindot mo ito, tutunog po siya. Makikita mo po diyan lalabas po mga bubbles, no. So, ang ibig sabihin po noon, yung paglabas ng bubbles, itinatanggal niya yung oxygen at ang matitira lang po is hydrogen. No, yung oxygen po, yun yung content ng mga miracle waters, no, na natural healing waters na pag ininom ng tao, no, na pag ininom ng tao, para kang umiinom na rin ng miracle water, no, ng healing waters. Pag pumasok po yan, makikita po yan ng mga OH. Ano po yung OH? Mga free radicals, mga dumi ng katawan, yung mga tinatawag na kanina, mga atherosclerosis, no? Yung mga dumi, lahat po, mula ulo hanggang paa, kahit po sa utak, no? Kasi umaabot nga po yung hydrogen sa utak. Pag nakita ng mga free radicals siya, ng mga OH, ang hydrogen, nagkakagulo po yan sila. Para kasing magnet yan. At didikit sila, pag dumikit ang OH sa H, magiging H2O po siya ulit. Magiging tubig po siya at ilalabas sa ating ihi, sa ating dumi, sa ating laway, sa ating pawis. Ganun po katindi. Ang galing talaga nito. Ito po talaga yung tinatawag nating miracle water. So, no wonder bakit yung mga pasyente natin tulad ito po yung ating nagda-dialysis, bakit after one month na paggamit ng ating products, bumagsak agad ang kanyang creatinine, no? More than half. Bakit po ang ating mga malignant hypertension ay nagsipaggalingan, no? At ini-enjoy ang kanilang buhay? Bakit po yung ating pasyenteng na comatose na stroke, eh muling nabuhay at talaga pong bumalik, no? At ini-enjoy ang buhay ngayon.
bakit po ang ating mga brain cancer, leukemia, no, cancer of the blood, ang ating breast cancer, eh hanggang ngayon 5 years na buhay pa. No? Magtataka kayo dahil po sa ating napakagagandang produkto. Yan po, isa po ako sa patotoo, no? Yan po. Tingnan niyo po sa aking, wag niyo na po tingnan yung aking forma dito. At tingnan niyo po yung aking blood chemistry, yung resulta po niyan, no? At normal na normal po yan. Last December po yan. Every 6 months or every year, nagpapacheck kami ni Doc Bing ng aming laboratory. At awa ng Diyos, lahat po normal yan. Dahil po sa ating supplements. Kwento ko lang po, ah, sabi ko nga, 7 years po ako since year 2000. No, no, nag 40 years old po ako, eh talagang tumaas na ang aking blood pressure dahil po sa aking lifestyle. So every day uminom ako ng pang high blood, no, isa sa umaga, isa sa gabi, ganyan po 'yan. Pero nung nasumpungan ko itong ating mga products, after 2 years na continuous na gamit ko ng ating products, nagulat ako ang blood pressure ko paunti-unti bumababa. So in-adjust ko po ang pag-inom ng mga maintenance. Hindi naman po kagad basta inihinto 'yan, no. Paunti-unti adjust. Once a day, maging every other day, every 3 days. No, monitor na monitor hanggang dumating sa halos wala na akong iniinom. So ngayon po, wala na talaga akong iniinom na synthetic meds, no. Puro na lang ating mga produkto. No, sabi nga sa ating gospel po ngayong araw, sabi ni Lord Jesus Christ, eh practice what you teach, no. So hindi mo kasi mabibigyan ng hustisya, no. Hindi mo mabibigyan yung excitement, no. Kung hindi mo sinusubukan, no? Kung ikaw hindi ka pa sumusubok, try mo na, no? Hindi mo ma-i-share, no, sa iyong mga kasama, sa iyong kaibigan, no, kamag-anak, yung galing ng epekto, yung epekto ng ating produkto kung ikaw mismo hindi ka umiinom, no? Kaya kung ikaw high blood ka, kung ikaw may mga kakilala ka may mga high blood, magpasalamat ka kasi marami kang natutunan dito. So simulan, share na po, no? Mag-share na kayo. Swerte po kayo na nakapanood dito dahil po alam nyo na po yung ating mga produkto kung paano siya i-share, no? Habang sinishare nyo po yan, yung blessings, yung income po, babalik na lang po ng babalik po yan. Hindi nyo na mamalayan, ang laki na po ng kinikita nyo. So yung pag-attend nyo po ng mga ganitong training, no? Para po sa inyo yan. Hindi po yan para sa amin, no? Para po sa inyo. So, actually, patapos na po ako. Gusto ko lang po i-share, no, kung ano po yung regimen ko sa the whole day, no. Ito po, sabi nga po, ako eh, addict po talaga sa produkto. Ito na po ang aking ininom pagkagising, Vitamax. No, after breakfast, si Supreme po iniinom ko. Bandang 11 o'clock, si 24/7. After lunch, Colidus. After dinner, Colidus po ulit. At bedtime, bago matulog, nagre-restore life po ako. Tapos the whole day, habang nagpapasyente po ako, umiinom po ako ng juice. Sa breakfast po, no, may choco iniinom ko. Tapos habang nagmimerienda kami ni Doc Bing, burn coffee naman po. Tulad mamaya, pagkatapos nito, no, magko-coffee kami, burn coffee. At whole day, ang ginagamit ko po na tubig, ito pong ating Ultra H2. Yun po, di ba? Yan! So ito po yung grupo namin dito, no, mga naka 7 heads, 15 accounts po yan sila, no. Hindi po ako pumapayag sa kanila na bumili pa isa-isang package. Ang ina-advise ko po sa kanila, mag-invest po kayo sa health nyo, no. Before kayo mag-invest sa iba, invest muna kayo sa health. Kaya kailangan kung gusto niyo mag 7 o 15 accounts, dapat lagi talaga may Ultra H2 para magamit nyo at ang buong pamilya. So makikita nyo po dito, no, halos lahat po dito sa amin, merong Ultra H2. Yung ibang pamilya nga, 2 o 3 unit po yan sila. No? So yan po. So po, tapos na po ako talaga. No? So maraming salamat po sa pakikinig. Sana po marami kayong natutunan. No? So kinararangal ko po na maging makapagturo, no? Makapag-share sa inyo. Maski paano, no, sa aking konting nalalaman, may share ko po sa inyo, no. Kinararangal ko po maging online businessman, no, na member po ng ating Empowered Consumer, lalo ng
empowered consumerism at lalo na po ng part ng NB leaders, no? So kinararangal ko po talaga po na maging doktor, no? Sa lalo na sa panahon ngayon, ramdam ko po marami po tayong natutulungan, no? Hindi lang sa ating clinic kundi dito sa ating online, no? Online system na marami po ako na-share sa inyo. So sana po marami kayong natutunan at ako po muli, no? Si Doc Jing Baladad, no? Isa pong doktor sa umaga, isang online businessman sa gabi, a loving father buong araw, at a sweet lover sa madaling araw, na nagsasabi po sa inyo, no? Let us all be healthy, let us all be wealthy, because God said we deserve to be happy and have a very comfortable life. So thank you po ulit sa inyo. Good day po. God bless us all. So bye-bye po. Okay, so thank you so much, Doc Jing. I'm sure marami na naman tayo natutunan, marami na naman kayong na realize noon kung gaano ka powerful yung mga produkto natin. So sa hypertensive patients, no, sa mga hypertension na sakit, no, ang dami-daming products, no, na i-connect ni Doc Jing kung paano ang mga uses nitong mga produkto na to para mapababa yung high blood ng mga tao, no? Pero ano ba ang moral of the story, no? May napansin lang ako kanina sa lecture niya. Ang moral of the story, huwag kayong late sa party kasi ang matitira sa lechon ay magkukos ng hypertension. Nako, sige. Pero syempre, we are very happy, no, na natuto na naman tayo ng pagkadami-dami ngayon sa ating mga produkto. Again, we would like to thank each and every one of you for spending your 1.5 hours, no, para makakapakinig sa aming presentation. And I'm still, no, I'm inviting each and every one of you sa aming daily online activities, no, from Monday to Thursday, no. So bukas po meron ulit kami ganito at saka sa Webes, no. Every Tuesday po ang product demo ng aming company, no, yung product demonstration ng mga produkto ng aming company. Okay, so with that, maraming salamat at thank you so much and God bless everyone. See you again. Sunshine, ooh, I will be your sunshine, baby.